Ang sinabi si Guanzon, ha, sa isang balita naman sa News 5. May exclusive din daw News 5. Nag-aagawan sila ng exclusive. Eh di sige, kayo na naka-exclusive. Para kay si ano eh. Oh. Umaalma si Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa anya'y sadyang pag-delay ng desisyon sa disqualification case laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Naka! Sa interview ni Guanzon sa News 5, sinabi niyang sinasadyang intayin ang kanyang retirement sa Miyerkules, February 2, para hindi na mabilang ang kanyang boto para i-disqualify si Marcos. Naka po! January 17 pa raw kasi dapat nilabas ang desisyon sa kaso ni Marcos. Si Guanzon ay isa sa tatlong miyembro ng Comelec First Division na magdedesisyon sa consolidated petition para ma-disqualify si Bongbong Marcos sa 2022 elections. Ang kasama ni Guanzon sa First Division ay si Commissioners Aimee Ferolino at Marlon Casquejo. Ayon kay Guanzon, meron daw politiko na nagmamaneobra para mag-retire siya bago may labas ang desisyon ng First Division. Nako! Commissioner Ferolino is now incommunicado. Oh, ayan ha. Commissioner Ferolino is now incommunicado. Grabe. Iba. Madam, iba talaga yung ano, yung lupit ng inyong prinsipyo. Ah. Ito, derechuan niya na. Hindi daw ma-communicate. Oh, she cannot be reached. I sent her text messages. Oh, siya na mga sabi. She cannot be reached by... I sent her a text message 3 days ago. She did not reply. Naku po! They're delaying it so that my vote will not be counted because I'm retiring. There's political influence. Naku po! Grabe! Oh. At dahil po dito, binunyag na ni Guanzon na bumoto siya para sa disqualification ni Marcos bilang presidential candidate. Ako? Ani Guanzon, malinaw daw na lumabag si Marcos Jr. sa tax code mula 1982 hanggang 1985 at ito raw ay crime involving moral turpitude, bagay na maaari niyang ika-disqualify. Mismong abogado na ni Marcos Jr. ang umaming hindi ito nagbayad ng multa sa regional trial court. Nako, ha, ayan na ha. Moral turpitude that he did not file for 4 years, he did not file his income tax return, did not pay taxes. He was convicted in courts and he was made to pay a fine. He did not pay the fine. Nako. It was admitted by his lawyer that they did not pay the fine in the regional trial court. Nako. Noong isang linggo pa raw dapat nilabas ang kanilang desisyon pero naudot daw ang lahat dahil nagka-COVID daw ang isang abogado ng Comelec. Nagtataka raw si Guanzon kung bakit makalipas ng 10 araw, hindi pa rin mailabas-labas ang desisyon. Ayaw naman daw muna mag-commento ni Commissioner Ferolino dahil baka malabag niya ang sub judice rule. Mananahimik daw siya muna sa isyong ito. No comment naman siya nang tanongin ng News 5 kung kailan ilalabas ang ruling sa disqualification case laban kay Marcos Jr. Oh, parang dance move! Ako naman, ako, yung mga bakit hindi sumasagot sa text? Anong ganun? Ano? Scene mode? Ang pangit nun na sinisin mode? Grabe, ang taray. Sinisin mo. Comelec, ano na? Yung dalawang commissioner, nananawagan nun tayo sa dalawang commissioner. Madam at saka sir, hindi naman nun namin gustong ma-DQ o hindi ma-DQ. Nasa sa inyo ho yan. Yan ho ay inyong desisyon at ginagalang ng taong bayan ang inyong desisyon. Kasi nga ho, kayo ho ang nakakakita ng buong ano. Kaya lang kasi, alam mo, ito ha, hinala nung iba. Kasi naitanong ko ito eh, sa mga abogadong attorney at law. Yung mga ganun-ganun. Sabi nila sa akin, alam mo, isa sa mga reason kung bakit dinidelay daw yan. Sabi ha, sabi. Sabi lang naman ho sa akin. Kasi, para madelay. Alali! Biro lang. Para ho ma-delay na ma-delay, tapos, kunwari, sabihin nilang hindi DQ. Okay? So, pwede ngayon mag-tumakbo yung nagpa-DQ sa Supreme Court. Di ba? Patakbo sila sa Supreme Court, sasabihin nila, mali, ito, mag-a-appeal sila sa Supreme Court.
eh, habang tumatagal at tumatagal, okay, sabihin na natin, January, February, March, mas maikli na yung time sa Supreme Court. Eh, sabi nga nila, pag naiakit yan sa Supreme Court, it will take another month or another 2 months para madesisyonan. So, inaantay muna nila na matapos yung eleksyon. Yan ang totoo. Inaantay nila matapos yung desisyon bago talaga ma-finalize sa Supreme Court. Yun daw ang pwedeng isa sa mga dahilan. Sabi nung abogadong nakausap ko, si Attorney Dakuykoy. Sabi niya, malamang inaantay lang natin na inaantay nilang tumagal yan para pag nanalo, kasi ito na mangyayari, pag nanalo si Bongbong Marcos, di ba? Tapos ma-DQ, dalawang pwedeng mangyari. Okay. Pag na-DQ, ang papalit si Mayor Sara Duterte. Okay yun. Okay lang sa akin yun, walang problema. Pero isa pang mangyayari, eh doon medyo magagalit ang taong bayan. Magkakaroon ng, kasi nanalo na eh, di ba? Eh ngayon, pag na-DQ ngayon, oo, magagalit taong bayan, isang linggo, dalawang linggo. Oh. Totoo naman, may mga magagalit. Pero, wala pa kasing panalo eh. Presidente pa rin si Pangulong Duterte. So, pag may mag-aklas, wala sila kay Pangulong Duterte. Tama, mali. Pero, pagka nanalo na at may nag-aklas, yun, medyo mas ano na. So, sabi nga nila, it's the timing. Napaka-importante ng timing, di ba? Napaka-importante ng timing. Yun ang sinasabi. Kaya sabi nung abogado nakausap ko nga si Attorney Dakuykoy, sabi niya, malamang yan ang dahilan kung bakit dinedelay-delay ng todo. Ako, delicates talaga. Mukhang, nako, hindi ako makapaniwala. Grabe. Ang dami kong gusto sabihin. Pero nagpipigil lang ako. Delicate sa ko eh. O basta huwag nyo kakalimutan ha, mga ka-party list. Hindi, ito lang ha. Mga kababayan. Ito, seryoso nito. Mga kababayan. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. President of our land is destiny. Alalim mo ba na ito? Hindi ko kinaya. Lalim nun ha? Hindi, totoo po. Ang pagiging presidente ng Pilipinas, so ay, ano yan, destiny yan. So, sabi ko nga sa inyo eh, God will not allow someone na hindi niya gusto na maging presidente. Again, I'm not saying ayaw niya kay Bongbong, gusto niya sa iba. Wala ako sinasabing ganyan. Only God knows. Okay? Hindi natin alam. Kaya nga, ang sinasabi ko lang paulit-ulit sa inyo, let's pray for our country. Yun lang. Yun lang ang solusyon dito eh. Ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin na yung mga katulad na ganitong tumatayo para sa bayan, napakahirap po eh. It takes conviction parang isang tao ay tumayo para sa prinsipyo. It really takes, di ba? Grabe ho yung conviction na yun. At ang magbibigay lang sa tingin ko nun eh yung conviction na nanggagaling sa Diyos. Yun lang ho sa akin ha. Sa tingin ko lang naman ha. Yun lang. Hindi ako nagpapakasanto dito. Pero iba-iba pag ang gumalaw eh ang Panginoon na. Ngayon, kung sakasakaling talagang gusto niya si Bongbong Marcos, eh wala na ho tayong magagawa doon. We have to respect and support. Okay? Our government. Whoever wins, we have to respect and support. Yan ang aking pananaw, ha? Pero sa ngayon, we can do something about it. We can pray. We can pray for our country. Yun lang ho. Sabi nga, ano? God first. Oh, totoo! Kaya nga itong suit ko ngayon eh. Not because solved na ako kay Isko. Kaya ko suot to para to remind each one of us, God first. God will install the president of this land if
Ulitin ko. His people will humble themselves and pray to Him. Sabihin lang natin, Lord, ito gusto namin. Ito sa tingin namin. But you know better than us. So, we pray for your will. Yun lang. Sabi ko nga, God first, diba? Okay! Next!